Sigo actuando. All and Capital Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports, afternoon edition. And now, here's your anchorman. Magandang gabi, Kabandera. Araw po ng Lunes, November 2, 2020. Mula dito sa 105.3 DXJNFM at sa bayan din tayong napapanood live sa Channel 4 at Channel 33 ng Magandang Sky Cable. Kami ang inyong tagapagbalita, Kate Dayawan at Vermont Calis, at ito ang Bandera News TV Cotabato. At sa ulo ng ating mga balita. Bandera Headlines. 180 na aplikante ng ProVar at 3 uniform personnel nito nagpositibo sa COVID-19. Bandera Headlines. 23 panibagong kaso ng COVID-19 na itala sa Cotabato City. Bandera Headlines. Muling pagpupulong ng People Alliance for Federalism sa Cotabato City, matagumpay na isinagawa. Bandera Headlines. Isang brigade commander ng LTG at 2 miyembro nito sumuko sa militar sa Maguindanao. Bandera Headlines. Water hyacinth na bumara sa Datupiang Bridge, dahan-dahan ang tinanggal sa pagtutulungan ng Datupiang LGU at DPWH-12. Bandera Headlines. At 79 na orphan sa Poales, Lano del Sur na katanggap ng cash assistance mula sa MSSD BARM. Bandera Headlines. At sa detalye ng mga balita. Bandera Reports Afternoon Edition. Nakapagtala ng 180 na bagong kaso ng COVID-19 sa Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region sa bayan ng Parang Maguindanao. Nagpositibo dito ay 180 na aplikante na sumasailalim sa screener processing ng ProVar at dagdag pa nito ang 3 uniform personnel nito. Ang balita niya ay kinumpirma mismo ni Dr. Elizabeth Samama ng IPHO Maguindanao sa Bandera News TV Cotabato, at pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. Bandera Reports Afternoon Edition. Bagong kaso ng COVID-19 sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, no? Mm-hmm. Sa bayan ng Parang. No, nagkaroon kasi ito yung kinabibilangan ng 180 na aplikante na sumilalim sa screening process ng nasabing ahensya, Jasper, at karagdagang 3 na mga uniform
personnel nito. Ito yung mga personnel na nag-oversee ng kanilang training. At ito yung nakabilang doon sa ating sinuwab, no? Or RT-PCR na close contact nitong mga nag-positive na. So nagkaroon tayo ng karagdagang tatlo. So all in all, 183 na. Actually, isa ito sa mga requirement, no? Bago sila mag-outtaking, no? Kailangang mag-submit sila mandatory RT-PCR test, no? Ni-require talaga nila sa lahat ng kanilang mga applicants, no? Bago sila mag-outtaking. And then, yung swab specimens, sinend sa Davao to a private laboratory on October 23. So, on October 24, lumabas na nga yung result Jasper, and on October 25, no? In-start na silang i-quarantine, no? Total quarantine sa Notre Dame of Parang, no? Ang naging na-identify na isolation facility nila. Test sila, i-re-assess sila ng ating ITHO Maguindanao rapid response team, no? With MOH BARM at saka probinsya ng Maguindanao, no? On November 6, no? Para makita natin ang actual situation nila. No, pero as to this time, ang update is they are all on stable condition and awaiting na lang. So vigilante rin din ang ating mga RHU staff in RHU para minomonitor nila kung may mag-development ng signs and symptoms, and agad-agad i-refer sa Maguindanao Provincial Hospital Isolation Facility for proper management. Actually, still, no, ongoing ang talagang kung ano talaga yung source. Kasi actually, itong mga aplikante na ito ay nagmumula sa iba't ibang bayan at probinsya ng Mindanao. Tulad nga ng sabi ko, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato, North Cotabato, Basilan, Sulu, at Tawi-Tawi na talagang meron na talaga silang pwedeng masabing exposure sa mga areas na pinanggalingan nila. Base doon sa pag-meeting, no, ng ITHO Maguindanao COVID team, nakita talaga at medyo nagkaroon ng breach in protocol at saka may mga pre-movement na nangyari doon. Nakasabi pa na merong nag-over the backwood. Ang importante nito, we really have tried to contain the situation. Okay. Ngayon talaga, I can assure the public na based sa assessment namin, ano, sa pagtingin namin, ang response ng pro-bar management to their case containment, no, in cooperation, no, na sa ating team from IPHO, from the province of Maguindanao, from PDRIM office, from MOH BARM, at LGU parang ay talagang adequate. So, nakafocus tayo dito, trying really very hard to contain the situation. Accepted naman talaga ng probinsya ng Maguindanao na magkaroon ng increasing cases sa mga panahon na ito. As sa previous na mga statements namin, expected ito dahil mga provinces, cities nearby the province of Maguindanao ay may mga local transmissions na. Ngayon ang tinututukan natin ngayon, at pwede kong i-assure ang public, we have put systems in place in the province of Maguindanao with support of almost all stakeholders that we have. So isolated case ito, no? Pero we are trying very hard to handle this one, no? And then to this time, na-contain naman natin ito. And based on the day-to-day, no, update or hour-to-hour update, on stable condition ang lahat ng ating mga COVID-19 positive case na naka-quarantine ngayon, no, sa Notre Dame of Parang. Kasi hindi talaga nagpapabaya ang IPHO Maguindanao, pati na ng ating mga partners, because collectively we are facing this great challenge again. And again, this is an isolated occurrence, no, during this very challenging pandemic na siniface natin, in the whole country and particularly in the province of Maguindanao.
Actually, karamihan dito ay lalaki, konti lang ang halos babae. Pero i-determine pa natin. And then, young trainees ito, 20 to 30 years old. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan nga ang tinig ni Dr. Elizabeth Samama ng IPHO Maguindanao. At kaugnay ng balitang yan, pinapanawagan pa rin ng IPHO Maguindanao sa ating mga kababayan na patuloy nating paigtingin at ipatupad ang minimum health protocols sa pamamagitan ng Bida Solusyon, isang information campaign ng DOH laban sa paglaganap ng COVID-19 tulad ng bawal ang walang face mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang totoong impormasyon. Samantala sa Cotabato City naman, 23 na bagong kumpirmadong kaso ang naitala habang 20 naman ang recoveries. Noong araw ng Sabado, 14 na panibagong kaso ang naitala at 6 ang recoveries. At kahapon araw ng Linggo, 9 ang new confirmed cases at 14 ang recoveries. Sa kabuuan ng Cotabato City ay nakapagtala na ng 628 confirmed cases, 194 ang active cases, 416 ang recoveries at nasa 18 ang COVID-related deaths. Sa buong Region 12 naman, umakyat na sa 2,811 ang total confirmed cases, 700 ang active cases, 2,023 ang recoveries at 87 ang COVID-related deaths. At dagdag sa ating balita, matagumpay na isinagawa ng grupo ng People's Alliance for Federalism ang conference noong Sabado, October 31, 2020, na dinaluhan pa ng ilang mga personahe ng media sa Dato Udina, Sinsuat, Maguindanao. Matapang na pag-ikayat ng grupo ng Alliance for Federalism sa media personnel ang pangalawang pagdaos ng conference. Batay sa kaganapan ng conference, inilahad ng grupo kung mapasa ilalim ang bansa sa federalism, di na mahirap ang pagtugon ng pangangailangan ng nasasakupan. Sa panayam nga ng Bandera News Team, sa spokesperson ng People's Alliance for Federalism na si Noel Fernandez, isang malaking pagbabago kung na ang lahat ng mamamayan ay kikilos na. Lalong-lalo na sa ating Pangulo ay gisingin na muli ang pagpasa ng federalism. Ani pa ni spokesperson na Noela Fernandez, di naman na mawawala ang saligang batas ng Pilipinas, walang mababago bagkus para sa pag-process o pag-proseso ng bagay-bagay sa ating lungsod, di na natin kailangan mag-antay sa national. Dahil dito pa lamang, ika nga ay ati sa ating lugar, pwede na tayong mag-desisyon. At narito ang panayam ng Bandera News Team kay spokesperson Noel Fernandez. Bandera Reports Afternoon Edition. Ang objective po ng People's Alliance for Federalism ay muling gisingin ang panawagan na madeklara na ang federalismo sa ating bansa. Sa pamamagitan ng panawagan nito at sa susunod pang mga signature campaign, ipaparating natin sa ating Pangulo ang ating mitiin na madeklara na sa lalong madaling panahon ang federalismo. Napakahirap na ating struggle, kaibigan. Nagmula ang unang katanungan, nasaan na po ang federalismong bahagi ng kampanya ng ating Pangulo nung siya ay nangampanya pa? Ang struggle na ating naranasan ay nang maharap natin ang iba't ibang mga lideres. Yung masidhing mithiin nila na madeklara na ngayon ang federalismo sa ating bansa. Yan ay isang matawag natin na struggle. Sapagkat mula pa man noon, sa luma panahon pa ng ating mga ninunong mga lider, yan na ang panawagan, federalismo. Upang mapadali ang pagbibigay ng tiyatawag na serbisyo publiko, daglian, madalian, hindi sa tulad ng panahon ngayon na magmumula pa sa Maynila ang kung anumang serbisyo na dapat ibigay sa taong bayan. Ito ay aking panawagan, ang panawagan ng People's Alliance for Federalism. Ngayon, nagising na muli ang panawagan.
Iparating natin sa Pangulo sa pamamagitan ng pagpapasa ng mga resolusyon, pagbibigay ng ating mga lagda, pagpapakita ng lagda na tayo ay sumusuporta sa federalismo sa buong Pilipinas. Yung mga sumuporta sa ating Pangulo, ang iba't ibang grupo ng federalismo tulad ng Federalism of the Philippines, People's Alliance, tayo po, People's Alliance for Federalism, at iba-ibang hukpong federal sa lahat ng panig ng Pilipinas, naway magsabay-sabay na tayo ng pagkilos upang madeklara na ng ating pamahalaan ang federalismo. Kung ano mang uri ng federalismo ang ating minimithi, pag-usapan yan sa tinatawag na Constitutional Convention. Maraming salamat po sa Estasyon ng Bandera, sa mga kawanin ito, at sa publiko na nakikinig sa ating panawagan. Maraming salamat po. Noel Fernandez Peto, spokesperson ng Philippine ng People's Alliance for Federalism. Bandera Reports Afternoon Edition. At ayan nga ang naging panayaman ng Bandera News Team kay spokesperson Noel Fernandez. At muling wag babalik ang Bandera News TV Cotabato makalipas lamang ang ilang patalastas. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. 105.3 Basta Radio, i-bandera mo. You are listening to 105.3 Radio Bandera, broadcasting live from Cotabato City. Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Basta Radyo, ibandera mo! Sa panahon ngayon ng COVID-19, hindi lang sapat ang pagsunod sa mga minimum health standards katulad ng pagsuot ng face mask, face shield, at physical distancing. Kailangan din na malinis ang ating kapaligiran at katawan. At syempre, ang pag-inom ng tubig at vitamins tulad na lamang ng vitamin C. Ang vitamin C o tinatawag ding ascorbic acid ay kinakailangan para sa proper development at function ng maraming bahagi ng katawan. Ginagampanan din ito ang isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng proper immune system. Maliban dito, ito ay nakakatulong na protektahan na ang body cells at mapanatili itong healthy. Ito rin ay makakatulong upang mapanatili ang malusog na balat, blood vessels, bones at cartilage. Kaya mga kabandera, nais kong ipakilala sa inyo ang True C. Tunay na mula sa prutas na orange na kilalang na mayaman sa vitamin C. Para sa gustong bumili, tumawag lamang sa 421-7084-286 or 546-0009 or cellphone number 0955-234-2871 or 0919-754-1602 at 0916-974-6822. True C. Ang NutriHealth Eye Care Vision Capsule ay may sangkap na lutein na tinatawag na eye vitamin na tumutulong na ma-prevent ang eye diseases including age-related macular degeneration, cataracts, at retinitis pigmentosa. Ang NutriHealth Eye Care Vision Capsule ay isang food supplement intended for a healthy vision and helps prevent macular degeneration. Narito ang testimonya ng isang gumamit ng Eye Care Vision Capsule. Ako si Ryan Mark, isa call center agent. Sa lima ka tuwig, kapag ubra ko, expose kitang mata ko sa radiation sa computer. May mga times nga gaburo ng mata ko, may mga times man nga gasakit ang both sides gid. Until one time, my friend ko nga nag-recommend sang eye care food supplement capsule. Naging try ko siya. Kag sugod ito, pamatunaan ko gid ang iya epekto. Nagsanag ng pananaw ko, nagdula na ang pananakit sa mata ko both sides gid. Ako gid nga bulik para sa ako nga ubra. Kag subong, inasigisig ko siya take. Napamatunaan ko gid ang epekto. So, kamuman, magamit man kamo sang eye care food supplement capsule.
Capsule. Para sa gustong bumili, tumawag lamang sa 421-7084-286 or 546-0009 or mag-text sa 0955-234-2871 or 0919-754-1602 or 0916-974-6822. NutriHealth Eye Care Vision Capsule. Mahalagang paalala, ang NutriHealth Eye Care Vision Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa mag-uri ng sakit. Ang Eye Care Capsule ay mabibili sa Pharmacia Victoria Branch 1, Sinsuat Avenue, Cotabato City, sa harap lamang ng Regional Hospital. Ipinakikilala NutriHealth Serpentina Herbal Food Supplement. Kilalang nakakatulong magpagaling ng iba't ibang klaseng sakit tulad ng hypertension, heart disease, diabetes, cancer, insomnia, diarrhea at iba pa. NutriHealth Serpentina Herbal Food Supplement. Para sa gustong bumili, tumawag lamang sa 421-7084-286 or 546-0009 or mag-text sa 0955-234-2871 or 0919-754-1602 or 0916-974-6822. NutriHealth Serpentina Herbal Food Supplement. Mahalagang paalala, ang NutriHealth Serpentina ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Ang Serpentina Capsule ay mabibili sa Pharmacia Victoria Branch 1, Sinsuat Avenue, Cotabato City, sa harap lamang ng Regional Hospital. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Mga kabandera, sali na sa Radyo Bandera Year 2 Anniversary Raffle Promo. Sa halagang 20 pesos, may raffle coupon ka na para makasali at mag-chance na manalo ng grand prize na Yamaha NMAX 2020 motorcycle. Second prize, Asus Core i5 laptop. Third prize, Samsung A50s cellphone. At 10 winners ng 5,000 worth of grocery package. Ang mga tickets ay mabibili sa Radyo Bandera Station at mag-indanaw Sky Cable Office. Kaya mga kabandera, ano bang hinihintay nyo? Sumali at mag-isa sa papremyong handog sa inyo ng Bandera News TV at Radyo Bandera Cotabato. Promo starts from July 4, 2020 to June 19, 2021. Sali na sa Radyo Bandera Year 2 Anniversary Raffle Promo! Let's all have a good time. Hindi patitira, pumapailan lang. Hindi patitira, bagong tambayan at pinakikinggan. 105.3 Radyo Bandera. At muling nagbabalik ang Bandera News TV, Cotabato. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabalik loob ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at local terrorist groups sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsuko ng mga ito sa militar sa Maguindanao. Noong araw ng Martes, October 27, tatlong individual ang sumuko kabilang na ang isang brigade commander at dalawang miyembro ng LTG sa 34th Infantry Battalion. Narito ang report ni Kabandaran Jessa Fontes. Kabandaran Jessa, ibandera mo! Bandera Reports Afternoon Edition. Sumuko sa 34th Infantry Battalion ng isang brigade commander ng local terrorist group kasama ang dalawang miyembro nito sa Northern Kabuntalan, Maguindanao, araw ng Martes, October 27. Ang tatlong sumukong individual ay kapwa mga residente ng Sitio Bentad at Sitio Makantal ng Barangay Ulandang Mitsayap, North Cotabato. Kabilang ang mga ito sa tagapagsunod ng wanted na BIFF leader na si Imam Karyanan at ngayon ay nangako ng hindi na muling babalik sa naturang grupo. Ayon sa isang surrenderer, nalilito umano sila at hindi alam ang kanilang ipinaglalaban. Kasama isinuko ng tatlo ang isang caliber .50 BMG 12.7 na by 99mm sniper rifle at isang M14 sniper rifle baret at mga bala. Ani Major General Judy Max Uy, commander ng 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, patuloy na tinutugis ng mga kasundaluhan, si Karyalan at mga natitira nitong armadang miyembro sa mga boundary ng Maguindanao at North Cotabato. Pinasasalamatan naman ni Major General Uy ang 34ID at ang mga lokal na opisyal dahil sa pagtulong nito na makumbinse ang mga LTG na magbalik loob sa gobyerno.
Agad na dinala ang mga sumukong individual sa headquarters ng 34th IB para sa initial debriefing at proseso. Kung matatandaan, sa noong October 24, siyam na BIFF ang sumuko sa 6th ID, kabilang na rito ang isang field commander at isang bombmaker dahil sa nape-pressure ang mga ito sa mas pinaigting na opensiba ng militar laban sa kanila sa Maguindanao. At yan ang balita mula dito sa 105.3 DXJNFM, Radyo Madero Cotabato. Ako si Joseph Fentes para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat ka Banderang Jessa Fuentes. At samantala, personal na inassess at sinamahan ni Dato Piang Mayor Victor Samaba ang kanyang mga tauhan kasama ang DSW-12 habang tinatanggal ang mga water hyacinth na bumara sa malawak na ilog ng bayan ng naging sanhi ng pagtaas ng tubig sa ilang barangay at pagkalubog ng mga ito sa tubig baha. Bagaman idineklara na holiday ang araw na ito at walang pasok ang mga sa mga opisina dahil sa gunigunita ang araw nito ng All Souls Days at hindi ito inalintana ng alkalde at mas inisip ang kapakanan ng kaligtasan at kanyang nasasakupan. Matatandaan na nanawagan ang lokal na pamahalaan sa Dato Piang sa Barm Government at DPWH na tulungan silang magtanggal ang mga bumarang water hyacinth nang sa ganun ay mabawasan na ang paghihirap ng mga residente ng lugar na ilang buwan na rin nakakaranas ng pagbaha. At sa iba pang balita, namahagi ng tig 5,000 pesos na cash assistance ang tanggapan ng MSST Barm sa mga batang na ulila na edad 0 to 18 years old sa Puyallup, Lanao del Sur na sa pamamagitan ng COPCO program. Ang detalye ng balita niyan ay ihahatid sa atin ni Kabanderang Jessa Fuentes. Kabanderang Jessa, ibandera mo! Bandera Reports Afternoon Edition. Nakatanggap ng tig 5,000 pesos na cash aid mula sa Ministry of Social Services and Development o MSSD Barm ang 79 na mga orphans mula sa Puyallup, Lanao del Sur araw ng Huwebes, October 28. Ang cash aid ay itinamahagi sa ilalim ng COPCO program ng MSSD na naglalayong magbigay ng financial assistance sa mga nauliang kabataan na nag-eedad 0 to 18 na taong gulang sa Bangsamoro Region. Mula October hanggang December 2020, target ng COPCO program na maabot ang humigit kumulang 921 na mga ulilang kabataan sa buong Bangsamoro Region na tatanggap ng 5,000 pesos bawat buwan. Susubaybayan naman ng mga social welfare officers ang bawat benepisyaryo sa pamamagitan ng regular visitation upang matiyak na ang cash aid ay ginamit ng wasto para sa kanilang kapakanan. Mapapalawak din ang one-time provision ang COPCOP program ng 5,000 pesos ni cash aid sa hindi bababa na 8,289 na orphans sa buong barn. At yan ang balita mula dito sa 105.3 DXJNFM, Radyo Madera, Cotabato. Ako si Joseph Fuentes para sa pinakarespetado sa news and current affairs. Bandera News, Philippines. Bandera Reports Afternoon Edition. Maraming salamat ka Banderang Joseph Fuentes. At bago po tayo magtapos mga kabandera, narito po muna isang public service announcement mula sa Metro Cotabato Water District. Ngayong panahon ng tag-ulan kung saan ay sunod-sunod ang bagyo sa ating bansa, kinakailangan tayo ay laging maging handa sa anumang maaaring mangyari, lalong-lalo na kapag nagkaroon na ng matinding pagbuhos ng ulan, paglakas ng hangin at posibleng pagbaha. Malaking posibilidad din po na magdudulot ng malakas o ang malakas na pag-ulan ng turbidity o matinding pagkalubog ng tubig sa Limapatay River, ang pinakamalakas na source ng tubig ng MCWD, dahilan upang pansamantalang mag-shut off ng mga pumping sa stations nito at magkaroon ng water interruption. Kung kaya't amin pong pinapalalahanan ang aming mga concessionaires na maliban sa pag-stock ng pagkain, medisina, damit at iba pang mga importanteng bagay, ay mas mahigit na ugaliing mag-imbak ng tubig upang may magamit kapag may emergency.
At yan ang kabuuang balita na aninakalam mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato. Sa ngala ng aming Presidente Sulita Neng Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, Field Reporters, Cameraman at Technical Team, kami ang inyong tagapagbalita, Kate Dayawan at Vermon Calis, para sa pinakarespetado sa News and Current Affairs, Bandera News Philippines. Basta balita, i-bandera mo. You are listening to 105.3 Radio Bandera, broadcasting live from Cotabato City. Radio Bandera, the news, and music station of Radio Bandera Network. Basta radyo, i-bandera mo! Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino, Radio Bandera.